Hey mga ka-travel buddies, ready na ba kayo for another epic adventure? Today, I'm taking you with me on my very first journey from Manila to Beijing. Pero may exciting layover muna tayo sa Shanghai. First time ko rin sa mga cities na to, so expect a lot of new experiences, amazing sights, and a whole lot of fun. Kaya wag na nating patagalin pa, let's kick off this incredible trip together. Tara na! So guys, we're on our next travel adventure and that's gonna happen in a few hours because pupunta tayo na for the very first time, China. Our trip from Manila to Shanghai will take almost 4 hours and this is via China Eastern Airline, which by the way has the cheapest round trip flight from Manila to Beijing and then back to Manila with layover in Shanghai. Please take note lang that Filipinos need to have a visa to enter China and you could process your visa application at the Chinese Embassy located in Makati. At nandito na nga tayo sa Shanghai at sasakyan natin ang Maglev train. So guys, this is actually the Maglev ticket. This is one way and it costs 40 yuan each. Single trip. Ang Shanghai Maglev Train o kilala rin bilang Shanghai Transrapid ay ang pinakaunang komersyal na maglev train sa mundo. Nagsimula ito mag-operate noong 2004 at hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamabilis na train globally na umaabot sa bilis na 431 km per hour. Ngayon naman ay lilipat tayo sa kabilang istasyon na isang metro station or regular train patungo sa city center ng Shanghai. And for this short layover trip, unahin natin ang East Nanjing Road, ang pinaka-busy at vibrant na shopping street ng Shanghai. Dito, makikita ninyo ang perfect mix ng high-end boutiques, local shops, at street food stalls. It's not just a shopping paradise, it's also a place na puno ng history. Dahil simula pa noong 1800s, isa na itong major commercial hub ng lungsod. Pagkatapos ng shopping spree, pupunta tayo sa The Bund. Dito, mag-enjoy tayo sa breathtaking views ng skyline ng Pudong at sa historical charm ng mga colonial buildings sa kabila ng ilog. Perfect na spot para mag-relax at mag-picnic habang pinapanood ang lights ng Shanghai. Now, since this is a short trip lang and layover lang, ngayon ay babalik na tayo sa airport but this time not in Pudong. We're going to Hongqiao Airport. I think that's the domestic airport of Shanghai. And dilipad tayo doon from Shanghai going to Beijing. Ang travel time mula Shanghai papuntang Beijing via plane ay karaniwang mahigit 2 oras. Beijing na dating kilala bilang Peking ay may napakamahabang kasaysay na umaabot sa higit 3,000 na taon. Nagsimula ito bilang isang maliit na settlement noong Shang Dynasty, ngunit unti-unting lumago at naging mahalagang lungsod sa mga sumunod na dynasties. Noong 221 BC, nang magkaisa ang China sa ilalim ng Qin Dynasty, ang Beijing ay naging bahagi ng mga Northern Territories. Ang pinakamalaking pagunlad ng Beijing ay nangyari noong Ming Dynasty. Dito ang lungsod ay pinili bilang capital ng dinastiya at dinala ang pagbuo ng mga monumental na estruktura tulad ng Forbidden City at ang mga lungsod ng pader. Sa panahon ng Qing Dynasty, patuloy na umunlad ng Beijing at naging sentro ng kapangyarihan ng imperyo ng China. Matapos ang pagbagsak ng Qing Dynasty, ang Beijing ay naging sentro ng political at cultural activities ng bagong Republic of China noong 1912. Ngayon, ang Beijing ay isang modernong metropolis na nagbibigay pugay sa makulay nitong nakaraan sa pamamagitan ng mga historical landmarks at cultural sites habang patuloy na umuunlad bilang isang global city. Sa bawat kanto ng Beijing, makikita mo ang patuloy na pagsasanib ng makaluma at makabago, kaya naman napaka-interesting ng lungsod na ito. So guys, this is our room.
at Ben Shing Chow Hotel and Chongwen Men area. So not bad. Okay. With space, with ref, cabinet, mini pantry, okay, and of course the best restroom, and nice. And it has a bathtub. Nice. And alright, malinis naman. Okay. Shampoo, okay. What else? Okay, for calling, my blower. And of course, bath towels. Ayan, maganda. Oh, okay. It's facing the... Ano ba to? Parang... mess hall. Or parang yung kainan, no? Yung resto. Nice. Okay. Kaso, parang narinig ko lang yung tao sa labas. So nice, hotel. Nice yung place. Carpeted. Explore natin guys, yung sa tabi ng ating hotel. Ayan. Okay. So, ito lang yung subway station ng Chongwen Men. I think ito ay... bakery. Yes. Shin Chow Sapporo Bakery. Yes, so para for tomorrow. So nakikita niyo yung mga tao dito nagbabike. Ayan. Okay. So this is Beijing. So one thing that we observe here, medyo tahimik yung highway nila. Hindi maingay yung mga makina sa sasakyan, comment ni Mark. No. And hindi sila mabusina. So there's no much pollution considering na malaki yung kalsada. Okay. And people are biking. No, biking. So yung bike lane nila, malaki. And yan, meron silang mga bike dito na talagang I think pwedeng rentahan. Meron naman sa Philippines yan, pero dito talaga gamit na gamit. And it's summer here in China. Actually, patapos na yung summer. Today is actually August 25. Okay. And you'll notice how safe the place kasi ang daming CCTV. Okay. And may nakita kami parang food market doon. Titingnan namin ni Mark. Tingin tayo dito. Ito mga damit. Pati mo, mayroon dito ang coat. Oh. How much is this? Tommy Giorgio. This is 2,499 RMB. That's the currency of China. May mga ano sila, maganda nga magstay dito. No, kaya may mall. May mga and so may mga food. Actually, may guys, may mall din. Okay. Ito na ang Hong Kong. No? Maayos yung ano nila,
parang permanent siya. Hindi ko over the weekend to. Kasi Friday ngayon eh. Tommy Giorgio. Parang ano yun? Bibili ako ng ano? Changing mug? Yes. Spicy. Ang lasa. Hindi ko ma-explain yung lasa. No? Parang pistachio yata yun. And then, yung others, yung color orange, I think, parang spicy. Paprika. No? Or paprika, I'm not sure. Pero, may pagka-crunchy kasi, no? Pero obviously, sarap naman yun, no? Yung hotdog. Honestly, parang hindi siya hotdog. Para siyang tinapay, no? Iba yung lasa niya. Hindi siya siksik. Correct. Hindi siya siksik. Bukagag yung laman niya. And, so, I'm not sure kung ano yung seasoning. Yung naman tawag doon? Yung kanyang nilagay, no? No, so kung ano ba yun, pistachio ba yun, or yung orange ba? Pero, okay lang, no? Hindi ko masasabi na sobrang nasasarapan ako, pero ice lang, no? For experience. I don't know what is called para sa food na to, or sa street food na to, pero kung alam nyo, let me know. So guys, to play, we got original price is 663 Chinese yuan, and it's already discounted to 129. Okay, this fans na play also. Okay, this is 1,000 plus, and it's discounted to 200 plus yuan. So, sobrang cheap dito. Kung pupunta kayo dito sa Beijing, sa lugar na to, I'm not sure kung open sila every weekend, but you can actually check out. May pang-pambabae, pang-lalaki, pang-office, you know, pang-athletic, pang-get-up, you know, pang-winter. May mga jackets, jeans, bags. Man. Okay. So guys, we went to this food court. We wanted to order some food, authentic sana, kaso we need to go back to the hotel kasi mayroon tatapusin si Mark. So what we decided to do instead is to buy this lemon mon. Okay, so ang in-order namin is yun. Okay, yan. So, I don't know kung anong fruit yan, but we paid 44 RMB, Chinese yuan, for two person na. Okay, yun yung ginagawa nila right now. Wow. Nice. Thank you, Shashi. Thank you. Alright.
So actually kahit na ano. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa unang araw ng ating adventure. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mga travel updates. Abangan ang mga susunod na episodes dahil marami pa tayong dapat tuklasin at maranasan sa Shanghai at Beijing. Hanggang sa muli mga ka-travel buddies, kita-kits tayo sa susunod na adventure.